Maaari ba ako makatulong? Salita kayo. Sige sir, okay po. Total, wala pa naman. Wala pa naman yung tinawag namin ang ambulansya. Kasi pag inintay natin, kahit saka rin. Nakabutan na rin nilang patayan. Ngayon, dali. Meron ka naman, Trey. May skills ka, may experience ka, panindigan mo na. Ano? Okay, tukuhan mo yung pasyente. Subukan mo kung conscious. Tap lang, tap lang. Hey, hey, hey. Okay, share, share, share. Lapit niya sa dalawang tinga, ha? Okay po ba kayo, sir? Sir, naririnig niyo ako. Okay po ba kayo? May response, wala. Wala, siyempre. No. Check mo ngayon yung pulse breathing. Ito. Hindi pa ganito, ha? Bakit hindi pa ganito? Mapicturean ka, namatay. Sinakal mo kasi. Pares tayo may karitin. Kaya kahit saka pumayas ka, pwede ka. Malapit sa'yo. Then, tignan mo kung pumayas ka. LLF position. Look, listen, feel. Pakinggan, pakinggan, tignan, then pakiramdaman. Ginagawa ni Red Cross kasi yan. Pero, hindi mo siya kilala, napadaan ka lang, baka mamaya kasi paglapit mo, biglang dumahak. Tapos may sakit pala. Posibilidad ka mahawa o hindi? Pwede. Pwede. Play safe tayo, play safe. Tandaan natin, may PPE tayo, ha? Bago tayo umabot ng pasyente, may PPE tayo. Ano yung mga PPE natin? Gloves. Gloves. Face mask. Or face mask. No. Tapos, check natin. Pulse niya. Tapos, tignan na lang natin. Obvious naman eh. Pakikita mo naman kung nagpapapinches eh. Kung may cellphone ka, tapat mo dun sa hingahan niya. Kasi umili ka yan, magmumoist dun sa screen ng cellphone. Then, tignan mo yung chest kung nagpapapin. Then, bantayan mo rin yung pulse. Ilan segundo lang sa isip? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nakatingin ka, hindi sa mirror na. 9, 10. Okay, the victim is unresponsive. Ibig sabihin, wala siyang sagot. Wala siyang pulso, negative pulse, negative breathing. Wala kang kasama eh. Ang dami niyong meron eh. Tumukoy ka na. Specific. You, sir. Eh, may pangalan ka. Kuya Romeo, eh kung wala kang pangalan, alam mo, naglalakwatsa ka eh, may nameplate ka sa katawan. Obvious naman, wala. You, sir, wearing blue shirt, with pants, white cap, pwede po kayo lumapit sa akin. Eh, pagkakit, pwede nyo ako, sir, tulungan. Mag-offer kakit kayo, sir, pwede nyo akong tulungan. Siyempre, sasagot ka, ano po bang may tutulong mo? Pwede tawag kayo ambulansya. Kung may available silang AED, alam nyo ba yung AED? Automated electric defibrillator. Pakidala na rin. Then balik po kayo sa akin kung nakatawag na kayo ang ambulansya. Or EMS, o Emergency Medical Services. Balik po kayo sa akin, baka pwede po kayo makatulog dito. Okay na. Okay, magsasagawa ka na ngayon ng CPR. Kumawag na ng ambulansya, backup yun. Kung sanay kayo sa kanan, overlap lang yung kaliwa. Kung sanay kayo sa kaliwa, patong lang yung kanan. Now, center of the chest, sa sternum, center of the chest. Now, sabi, tawag dito, may kasabihan na sa pagitan daw ng dalawa, deeply, paano yung kung babae? At nakalawlaw niyo ang kanyang eh sa pagitan eh, nandito na siya dyan eh. Sobrang laki eh. Sa pagitan eh, dito ko siya titirahin siya dyan. Center lang. Center of the chest. Dito sa sternum. Taas na sikmura, sikmura. Tataas ng konti. Wala sikmura, additional ka lang ng kahit dalawang finger lang. Then doon siya, bigyan na 100 to 120 beats per minute. Chest compression. Pag ba nag-chest compression kayo, nagsagawa kayo ng CPR, tama na.
ibigay niyo yung high quality CPR. Ano ba yung mga high quality? Hindi quality na lang. High. Ibig sabihin, ibigay mo yung tama. Hindi basta nagsagawa ka lang ng CPR. Kung adult yung pasyente mo, adult, no, dalawang kamay. Hindi isa. Dalawa. No. Then, ang lalim, at least 1.5 inch. Lalim, di ba? Lalim sa mga lips na. Para gisingin ang... Pwede rin. Hindi gigisingin ang puso, ah, para magpangkuli ang dugo papunta dun sa heart. Ibig sabihin, kaya tumigil ang pagtibok ng puso dahil hindi nakadali ng maayos yung dugo. At ang dugo, isang parte ng oxygen ng ating katawan. May problema. Gigisingin natin or matatanuin ulit natin yung blood dun sa heart. Kaya kailangan natin sugar. 1.5 inch at least. Paano naman kung child? Child, edad 13 pa ba? Child, isang kamay lang pwede. Ganon din, 100 to 120 beats per minute. Tapos ang lalim, at least 1 inch. One hand lang. Child ha, nung kanina adult. Dalawang kamay, 1.5 inch. Ngayon, child. Isang kamay, right or left hand, kung sa kaisanay, then at least 1 inch. Yung lalim. Paano naman pag-impan? Ano ba Tagalog ng impan? Isang gul. Gagamit ako ba ng 1 hand or 2 hand? Dalawang daliri. Tam lang. Good. Pwedeng dalawang daliri. Pwedeng dalawa. Ito. Or left and right. Or ito. Okay, ito lang gagamitin yung dalawang daliri. Dito kayo sa side. Pero kung magdadalawang daliri kayo, pwede rin dito. No. At kung magbibigay kayo ng blow doon sa sanggol, isakop nyo na yung ilong at bibig. At ang lalim, tandaan nyo ha, half inch na. Siyempre, maigayan nyo yan sa adult. Mabali naman ang buto niya. Sanggol pa yan. Ay, sanggol pa ba ito? Na. Ngayon, kung sakaling naka-recover na, put the victim on recovery position. Adult ko ah, sa kamay. Dito. Check mo yung likod. Baka may iba pang other o added injury. No. Susuka yan. Masakit ang CPR. Susuka niya yan. Masukahin lang. Pagka na-easy mo na or na-recover mo na. Kailan lang tayo, kailan, question, kailan lang tayo dapat tumigil sa pag-CPR? Pag nag-respond na yung pasyente. Pag may pause and breathe na. Yes. Tandaan yung literal na word na stop. Yung literal na word na stop, anong spelling ba ng stop? S-T-O-P-S. Stop. Yun yung literal. Pero may mga meaning yun. Isa-isay natin yung meaning. Ano yung S? Spontaneous sign of life. Ibig sabihin, may sinyalis na ng buhay. Tigil mo na yung CPR. Parang yung sa YouTube nakikita ko. Inaalis na yung kamay. Kaya nga importante, nakatingin ka sa pasyente kung hindi siya bystander. Baka mamaya, umingiwin eh. Nakatingin siya, di lang masalita, pasakit na ko eh. Di ba? Yun yung letter